Welcome to episode 4 Buddha Talks, Immigration with Attorney Chris Hugo. Panyero, next week, Agosto. One month before Christmas na lang sa Pinas, ano? Oh, malapit na. Oo. Isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Tulad ng sinasabi ko sa aking mga kakausap kahit hindi Pasko. Kailangan yan ng ating mga kababayan. Tingin ko swerte lang yung August eh. Hindi nag-end ng bear eh. Kung naging August bear yan eh, kasama na yan sa celebration. Sa celebration natin sa Philippines. Hindi magiging 6 months. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Simulan muna tayo yung ating routine. On your screen, you can see the credentials of Attorney Christopher Hugo, admitted State of New York and Philippines. Philippine Bar and New York Bar. Nandiyan po yung address niya and contact information. You can email him kung meron po kayong mga tanong sa mga immigration issues na kinakaharap ninyo. And of course, pinaka-importante, disclaimer, ito pong ating discussion ngayon is for informational purposes only. Basahin niyo po yan. Attorney-client relationship is not established because of this presentation. If you have a specific immigration matter, consult a reputable immigration attorney. Mamaya, may additional reminder si Attorney Chris about that one, about going to the right attorney. Okay. Panye! Let's get down to business. Umpisang-umpisa, immigration updates. Panyero, magandang hapon sa'yo. Muli, maraming salamat. Okay. Meron tayong update na naman tungkol sa mga foreign students, yung mga dayuhang estudyante sa Amerika. Hindi matapos-tapos yan, Panye. Lagi tayo may update every Friday. Mukhang pinag-iinitan sila. Okay. Nung July 24, 2020, naglabas ng guidance ang Immigration and Customs Enforcement implementing Judge Burroughs decision dun sa US District Court sa Boston, Massachusetts. So ito yung guidance. Number one, yung mga initial o mga bagong F1 students, yung mga freshmen o kaya initial graduate students, papasok pa lamang kung ang klase nyo po ay fully online. Hindi po pwede. Okay? So, ano ibig sabihin hindi pwede? Hindi po kayo bibigyan ng visa sa US Embassy Manila. Halimbawa, kung kayo natanggap sa Harvard at kayo papasok na freshman o freshwoman ngayong September 2020 kung fully online ang inyong kurso. Okay. Pangatlo, yung mga merong change of status. Meron kasi mga pupunta dito, mga dayuhan, papasok sila halimbawang turista o kaya ibang non-immigrant status. Magfa-file po sila ng change of status para maging estudyante. Kung ang klase nyo daw po ay fully online, baka meron po kayong violation ng inyong status. Sabi doon, you may be in violation if engaged in fully online study and you are granted a change of status in the United States. Pangapat, yung mga aktibong estudyante, active meaning studying as of March 9, 2020 in the United States, maaari po kayo magpatuloy na mag-aral at mag-apply ng F1 visa kung nasa labas kayo. Alam niyo, meron akong mga nagtanong sa akin nung nagsimula ang pandemya, naging online ang klase, umuwi yung mga anak nila sa Pilipinas. Doon muna tinuloy ang online classes kung saan mga probinsya sila nakatira. Kung expired na po yung F1 visa ng mga yon dahil hindi naman sila freshman, pwede silang mag-apply ng bagong F1 visa sa US Embassy Manila kahit na fully online po yung klase nila dahil hindi po sila freshman. So, yan po ang update tungkol sa mga international foreign students sa Amerika. Panyero? Panye, I have one question dyan sa very briefly. Ang solusyon, maghanap ng hindi online na klase. Actually, hybrid yung tawag doon. Pwedeng partially online at partially in person. Yun ang solusyon. Okay, Panye, continue. Okay. Meron tayong update tungkol sa DACA, yung Deferred Action for Childhood Arrivals. Ano po ba ito? Alam niyo,
nung panahon ni Presidente Obama, nagpumirma po siya, lumagda ng executive order kung saan pinayagan niya po ang mga maraming kabataan sa Amerika na pumasok dito bago 2007. I think June 15, 2007 was the cut-off date. Kung nandito po kayo at kayo bata, noong presidente si Presidente Obama, sabi niya, maaari po kayong manatili sa Amerika, mag-apply ng employment authorization. Makakapagtrabaho kayo, makakapag-aral. So, merong ganung programa. At hindi po kayo i-deport. Yan ang ibig sabihin ng deferred action. Hindi muna kayo i-deport. Ano po? Nung naging presidente po yung si Presidente Trump noong 2017, pinawalang visa niya po yung executive order na ito. Ano po? Tapos nung nakaraang buwan, June 2020, naglabas po ng desisyon ng Korte Suprema ng Amerika at sinabi ang pagpapawalang visa ng Trump administration doon sa DACA ay mali, hindi sumunod sa batas. So, effectively, buhay na naman yung DACA. Okay? Ngayon, noong July 28, 2020, kahapon lang po, naglabas po ng memorandum ang DHS, Department of Homeland Security Secretary, si Chad Wolf, at nagbigay po siya ng guidance po ng gabay tungkol sa DACA, apparently implementing the Supreme Court decision last month. Ano po yung laman ng guidance ni Secretary Wolf? Ito po. Number one, ang renewal po ng DACA, isang taon na lamang binibigay. 1 year increments. Yun ang sabi niya. Dati ho, 2 years. Ngayon, binabaan. 1 year. Tapos, hindi po tatanggap ng initial filing. Puro renewals lang ang pwede. Pangatlo, tatanggihan po, de-deny po lahat ng advance parole applications except in exceptional circumstances. Eh, wala naman pong definition ng exceptional circumstances doon sa guidance. So, I assume this is again on a case-to-case basis. U.S. Embassy, Manila, update. Kahapon po, binisita ko po ang website ng U.S. Embassy. Ito po ang gumulantang sa akin. Babasahin ko po. The U.S. Embassy in the Philippines has canceled all non-immigrant visa interviews except F1 students scheduled through August 28 in response to significant worldwide challenges related to the COVID-19 pandemic. So, kansilado po lahat ng non-immigrant visa interviews, maliban na lamang sa mga F1 students. Of course, yung F1 applications is qualified. Kailangan, ano, kung hindi freshman, pwede. Kung freshman, kailangan hybrid, online and in-person, or fully in-person. Okay. Okay, so wala, for 1 month, up to August 28. Mag-schedule ka na lang ulit para susunod na buwan. Eh, hindi natin alam kung ano naman mangyari sa Agosto. Eh, alam mo na, palala ng palala ang sitwasyon sa ating inang bayan, di ba? I think the last time I checked sa balita, more than 80,000 na ang positive cases sa Republika ng Pilipinas. Yes. Okay, so wait and see tayo dyan. After August 28, kung i-extend, hindi ba panye, or allow na yung application? Oh, non-immigrant yun ha. So kung immigrant visa applications, tuloy-tuloy naman. Ang tawag nila dyan, mission critical daw eh. Asawa ng US citizen, tsaka anak ng US citizen. Okay. Nag-schedule naman sila ng interview para sa mga ganong aplikante. Alright, so yun ang mga updates natin for today. Anything else, Panye, sa updates? That's it, right? Sa awa ni Batahala, kanina nung nag-check ako, wala namang bago tayo sumahim papawid, Panyero. Daigang maagap ang masipag, Panye. Okay. Yan ang tema ng actually ng ating palatuntunan ngayong araw na ito. Daig ng maagap ang masipag. Minabuti kong talakayin ito sa programa ngayong araw na to. Dahil ano nyo, may mga kliyente ako tumatawag. Mga green card holders sila. Nagpetisyon sila ng asawa, ng anak. Eh, kung nanood po kayo ng episode 1 ng segment na ito, yung immigration with Attorney Chris Buda Talks, na nalaman nyo po dun sa episode 1 na suspindido po ang pag-issue ng visa sa mga asawa, anak, ng green card holders o kaya sa mga magulang ng US citizens. Eh, sabi ng ibang kliyente ko, attorney,
May sulat na galing sa National Visa Center. Sinasabi, magbayad na ng visa fee at saka ng affidavit support fee. Tapos, magsumite na ng mga dokumento na kinakailangan. Eh, sabi nung kliyente ko, attorney, suspendido naman eh. Hindi, saka na. Diba? Saka, masyado mainit, summer. Tapos, may pandemya pa. Eh, pagpabukas na natin. Di ko alam kung hanggang kailan yung sinasabi niyang bukas. Mm-hmm. So, wala na lang na gagawin muna dahil suspended naman. Tama ba yon, Panyero? Eh, yan ang ating ano eh. Ugali natin yan. Ang tinatawag yan, Panyero, manana habit. Oo, yan yung turo sa amin. Espanyol naman ngayon. Nung nakaraan, Latin, Panyero. Oo. Ay, meron tayong tendency ganun, mag-procrastinate. Oh, na ano, bukas na lang hanggang wala nang ano, wala nang oras, magkukumahog bantang huli. Tama. Oh, ito ang sagot ko doon sa mga kliyente ko at sa mga manonood natin, iisip nilang wag na muna magbayad sa National Visa Center, wag na muna magsumite ng mga ng mga kailangang dokumento. Mali po. Kailangan nyo pa rin kolektahin ng mga dokumento. Yan ang aking unang payo. Collect all the required documents. Kung kayo po ang petitioner, kayo po ang nag-file ng petisyon, kolektahin nyo po ang inyong income tax return transcript, ang inyong income tax return kung wala pang transcript, ang inyong mga W-2s and 1099s, ang inyong pay statements, yung pruweba na kayo'y kasalukuyang nagtatrabaho at sumusweldo pa rin. At yung proof ng inyong mga assets, checking, savings account, retirement accounts, 401k, etc. Kung kayo po ang aplikante para sa immigrant visa, kayo po ang pinipetisyon, kolektahin nyo po ang inyong PSA certificates. I emphasize PSA, Philippine Statistics Authority. Hindi na po tinatanggap ng National Visa Center ang mga certificates na inisyo po ng NSO, ng National Statistics Office. Kailangan PSA na po. Marriage, birth, death, certificate of no marriage. Those certificates must be issued by the Philippine Statistics Authority. Kung makikita nila kung yung chart tungkol dun sa mga required documents dun sa beneficiary, dun sa ilalim, ba, kahit nga doon sa petitioner eh, may mga tatanong sa akin, no, dati nagpetisyon na ako noon, hindi naman kailangan yan, attorney. Bakit hinihingi mo? At sasabihin ko sa kanila, panyero, hindi ko hinihingi yung pamahalaan ng humihingi. In fact, ayaw ko ng dokumento. Ayaw ko ng kalat sa aking mesa. Ano? O, pero kung gusto nyo malaman, dahil po ito sa bagong regulasyon, yung Public Charge Rule, effective February 2020. Kung gusto nyo ho ng in-depth discussion on the new public charge rule. Kung gusto ko ng mas malalim na talakayan tungkol sa public charge rule, inaanyayahan ko po kayong manood ng aking presentasyon, ng aking webinar, kasama po ang dalawa pang ibang abogado noong June 3, 2020. Hanapin niyo po ang Facebook page ng Philippine Consulate General in New York. Kung ayaw niyong pakinggan yung ibang abogado, iba po ang topics nila doon eh. Dumiretso na po kayo dun sa timestamp na 16 minutes and 30 seconds. Makikita nyo na po ako. Doon po magsisimula ang aking diskusyon tungkol sa bagong public charge rule. Okay, Panyero. Panye, continue. Tuloy-tuloy tayo. O, yan. Okay. So, nakita nyo kanina, doon sa, dito pa rin sa tema ng ating programa ngayon, daig ng maaga pang masipag. Una, kolektahin ang mga kailangang dokumento. Pangalawa, kung kayo po ay kumakayod o nag-aaral, ituloy nyo lang po ang inyong pagkayod o pag-aaral. Huwag po kayong titigil. Ha? Habang hinihintay nyo ang petisyon nyo, tuloy-tuloy lang po ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pangatlo, kung kayo naman po ay nawalan ng trabaho dahil sa pandemya o kaya sarado ang inyong paaralan, maaari po kayong kumuha ng mga libreng online courses. Ipa-flash ni Panyero yung PowerPoint natin, makikita nyo. May mga binanggit ako doon. Halimbawa, gusto nyo matuto ng contact tracing? Ano po to? Angkop na angkop ngayon sa pandemya. Walang bayad. Ha? Ito po ay offering ng John Hopkins University, isang mahusay na pamantasan dito sa Amerika, lalong-lalo na sa larangan ng public health. Contact tracing, libre po.
Kinuha ko po ang kursong iyan, pati yung dalawang anak ko, natapos namin ang kursong iyan. Pangalawa, kung sa Pilipinas nyo naman gusto mag-aral online, may mga free, libreng TESDA courses. Meron ding mga libreng programming courses, coding sa Microsoft. Tapos, kung kayo naman po ay makabayan, nais nyo po mag-aral sa pamantasan ng Pilipinas, gusto nyo maging scholar ng bayan at walang bayad, ay bisitahin nyo po ang website ng UP Open University. May mga libreng kurso po doon. O kung gusto nyo pa namang maging social, ha? Libreng kurso sa Harvard University. Meron po silang website, edx.org. Libre pong mga kurso doon. Marami. So, makakapasok kayo sa Harvard nang walang matrikula. So, pwede kayong mag-aral doon. Ito pa niya, itong advice na to, hindi lang dahil kayo ay may iniintay na petisyon. Oo. Lalo na ngayon, may mga trabahong namatay at hindi natin alam kung anong trabaho ang babalik. So, yun nga, laging sinasabi, diba? Gasgas na gasgas na, new normal. So, maaaring mag-iba yung mga requirements sa trabaho. So, just keep on, kung nawalan ng trabaho, just keep on learning new skills na maaaring, to make you hireable. Okay, Panye, importante ang kumonsulta sa tamang mga tao. Kung alam namin na mahal ang abogado, lalo na mga immigration lawyer, pero try to exert effort na makahanap po kayo ng isang maayos na immigration lawyer na makapagbibigay sa inyo ng tamang payo. Oo, dahil may kwento si Attorney Chris dito. Attorney Chris? Ito, nabasa ko lang na ilang araw na nakakaraan habang sinusuyod ko po ang mga balita sa immigration sa mga news websites, ito po ang nakita ko. Ito po yung sinabi ng retiradong Teniente Coronel ng US Army, si retired Army Lieutenant Colonel Patrick Schreiber. Sabi niya po, "My failure to gain an understanding of immigration law is the greatest regret in my life." Yan po sabi ni Colonel Patrick. Ano po ba nangyari? Panyero, so may konting kwento dito, Panyero. Sige, go ahead. Kwentuhan mo kami. Okay. Si Colonel Patrick, siya ay Korean-American. So ang asawa niya rin ay Korean-American. May pamangkin yung asawa niya sa Seoul, South Korea. At that time, the child was 15 years old. Gusto nilang ampunin, napamahal na sa kanila yung bata, tapos hindi maganda ang relasyon ng bata dun sa kanyang mga magulang, meron sila mga family problems sa South Korea. So, minabuti nilang ampunin yung kanilang pamangkin sa South Korea. So, itong ginawa ni Colonel Patrick, dumulog siya sa isang adoption attorney sa Kansas. Okay, apparently he is from Kansas. So tinanong niya yung adoption lawyer, "How do I bring my niece? How do I adopt my niece in the who is in Korea?" Sabi niya. So sabi nung adoption attorney sa Kansas, "Basta dalhin mo lang dito ng legal yung pamangkin mo sa Amerika, tapos ampunin mo bago mag 18 anyos yung bata, ayos na." Paampon mo na yung bata. Okay? So, inong taon na yon, ma-de-deploy po siya sa Afghanistan. Meron siyang tour of duty sa Afghanistan. So, sabi niya, sabi naman nung attorney, bago mag 18 anyos, kailangan tapusin yung proseso. Isang taon lang naman ang tour niya sa Afghanistan, so tinapos niya muna yung tour niya sa Afghanistan. Okay. So, pagbalik niya sa Amerika, pagkatapos ng tour of duty sa Afghanistan, 16 na po yung bata. Okay? So, bumalik siya dun sa adoption attorney. Sinabi niya, ituloy na natin. Naampunin ko na ang pamangkin ng asawa ko. Okay. So, naampun na yung bata. Okay. Natapos ang proseso, 17 anyos na yung bata. Okay? So, naampun niya na. Pagkatapos nun, pumunta siya sa immigration, dun sa local district office sa Kansas City. Tinanong niya, "Paano ko ba madadala dito yung aming pamangkin na ampun ko na?" Ang sabi naman sa kanya nung kausap niya doon sa customer service, petisyonin mo yung bata, yung pamangkin mo, ampun mo na ngayon, anak mo na, tapos i-file mo yung petisyon. Alam niyo kung ano nangyari? Panyero, alam mo nangyari? Ano nangyari, Panye? Denied ang petisyon. Bakit? Dumaan sa proseso si Colonel Patrick, inampun yung bata.
bakit na-deny yung petition? Ayon po sa batas, sa Federal Immigration Law, which is the Immigration and Nationality Act, kailangan yung bata maampun, matapos yung desisyon sa adoption, bago po mag-16 anyos ang bata. So the adoption decree must be final and executory before the child, the adopted child, turns 16 years old. Kung maaalala niyo po dun sa aking kwento, 17 anyos na po yung bata noong natapos yung adoption petition sa Kansas. Among others, meron pa ibang dahilan. I think merong treaty kasi na nilagdaan ng Amerika, so merong cut off. Kung 2008 yan, final yung adoption petition, okay lang yan basta before 16 yung bata. Pero kung after 2008, may Hague Convention regulations na dapat sundin pag kayo'y nag-aampon, which is another discussion, right? Oo. So, pero pa niya itong nilapitan niya, abogado ito. Abogado, pero family lawyer. Hindi immigration lawyer. Adoption law. Oh. Hindi, walang kasalanan yung abogado kasi tinanong siya, paano ko ba ampunin yung pamangkin ko? Eh di sinagot niya. Tama naman yung payo niya. Diba? O panyero, alam mo na kung ano nangyari. Sumunod. Oh, ano pa niya? Malungkot si Colonel Patrick at sa kanyang asawa. Eh retired naman na siya. Mahal talaga nila yung bata. Balak nilang uuwi na lang ng South Korea para makapiling yung bata. Costly ano. Oo. Mali lang yung abogado na ano na puntahan. Oh. So importante ho 'yun. Oo, iba-iba ang may specialization ho ang ano, ang batas kung kayo ay nakapatay you go to a criminal law lawyer. Mm-hmm. Oo, criminal defense. Kung kayo ay mag-i-immigrate o may ipipetition, immigration lawyer po. Walang pinagkaiba sa doktor. Pag ano, pag may pag may sakit ka sa ano dito, edi neurologist ang puntahan mo. Huwag ka magpunta ng sa ENT. Huwag ka magpunta sa cardiology. Oo. So, that's sad. Maraming mga kwentong ganyan pa niya. Hindi lang na mali yung lawyer na pinuntahan. Merong lawyer din na hindi I don't want to throw our ano yung mga kasama natin under the bus. Pero merong pa rin mga immigration lawyer pero supply pa rin yung ano kung minsan right. Yung payo eh. Pero ito I'd like to correct the impression the lawyer gave the correct advice as far as adopting the child. Correct. Right. So wala siyang ginawang mali. Mm-mm. Kasi hindi naman siya immigration attorney and the question was about adoption, yes. Not immigration. So, he gave correct advice as far as the adoption proceeding is concerned. Okay. Very good. Kung ikaw naman ay ano, hindi ka makakonsulta ng abogado at ikaw ay nag-decide na maghanap na lang ng information, importante din kung saan mo kukunin, saan mo makukuha yung mga information, no? 'Di ba, Attorney Chris? Tama. Oo. Okay. So yung panglimang payo ko po, manood po kayo ng tamang balita. Mm-hmm. Ha? Kilatisin niyo po kung sino po ang nagbabalita. Anong organisasyon po yung nagbibigay ng balita at dapat yung balita ay nasa sa panahon. It's timely. Kasi baka naman luma na po yung binabasa niyong balita. Eh, baka matisod po kayo pag sinunod nyo po yung payo sa balita. Ano po? Delikado dyan, Panya, yung ano, yung mga nag-google. Kasi pwedeng lumabas sa search mo, hindi na pala na-update yung ano, yung website. For example, you go to a, may lumabas na write-up. Mayroong sinulat yung itong isang immigration law office na website. Pero hindi na pala na-update. 10 years ago pa yung ano, yung sinulat niya. O kaya panyero sa Facebook doon nagbabasa ng balita. Naalala ko yan, alam mo nung nag-anunsyo ang Department of Homeland Security na isasara na yung USCIS Manila office, ha? US Citizenship and Immigration Services. Yun ang anunsyo. Sabi ng mga Pilipino, "Attorney, paano na yung petition ko? Sarado na daw ang US Embassy Manila."
Sabi ko, saan ang galing yan? So, yung litrato ng balita, USCIS office to close in Manila. Yun ang headline. Ano? Okay. Yung picture, US Embassy of the United States, Manila. Yun ang picture. So, ang binasa lang, yung headline, tapos tinignan lang yung litrato, di na binasa yung artikulo. Mainam ko dyan sa Facebook, puntahan yung ano, official Facebook page. O, limbawa, US Embassy. Yung mga, yung mga gobyerno naman, meron ng ano eh. May mga Facebook pages na yung mga yan, ano? Oo, tsaka huwag basahin yung headline lang. O, basahin nyo ng buo yung balita. Yung buong balita, oo. So, yan, katulad niya, it has to be credible. O, tsaka yung updated naman, yung timely yung balita, yung bago. Right, oo. Right. Oo. Well, anyway, yung mga yan, sinabi natin, yung mag-gather nyo na yung mga documents, maging productive kayo kahit ano, anong tawag dito, nawalan kayo ng trabaho. Sinasabi po natin yan para ma-file ninyo na yung mga documents ahead of time. Kahit, yun nga, dahil because of Proclamation 10014, tigil putukan, walang pinaprocess, pero pwede nyo na ho i-file. Oo, para makompleto na, Panye, what do you receive, Panye, pag kinumpleto mo na yung, ano, yung mga documents, sinubmit mo na sa National Visa Center? Oh, kung tama yung binayaran nyo na po yung immigrant visa application fee, that's $325. Mm-hmm. Binayaran nyo yung affidavit of support fee, that's $120. Tapos, naisumitin nyo na po, na-upload nyo na po yung documents, yung mga dokumento sa website ng National Visa Center. At tama po lahat nung sinumitin yung dokumento, tama yung affidavit of support, etc. Makakatanggap po kayo ng email mula sa National Visa Center. Magandang email po ito. May meron pong linya doon na documentarily qualified. Yun po ang technical term ng National Visa Center. Inuulit ko, documentarily qualified. So, kompleto na po lahat ng inyong bayad at dokumento. Anong ibig sabihin ito? Eh, maghihintay na lang po kayo ng interview notice kapag tapos na ang suspension ng issuance ng visa. So, mauuna na kayo sa pila dahil ano yan eh, first in, first out. Mm-hmm. FIFO, para sa mga accountants. Alright, so always check your emails. Yung email niyo po doon sa, yung personal email niyo na sinubmit niyo sa USCIS at sa National Visa Center at yung existing account niyo po sa NVC. Alright, final reminder. Okay, hindi po kami nakakalimot na magpaalala sa inyo kaya wala kayong excuse. Keep your passport current. Oo, renew your employment authorization documents at least 6 months before expiration. Renew your green cards, driver's license. Apply for naturalization kung eligible na po kayo at nandito kayo sa US. 6 feet apart or 6 feet under, wear a mask. Oo, para matalo na natin itong COVID-19 at makabalik na tayo sa normal. Attorney Chris, final words from our in-house immigration lawyer. Our perception must be based on provable facts and statistics. Sure, anecdotal evidence serve a purpose to a certain extent to prove a point, but not all points. Applying anecdotal proof to the entire universe is not only illogical, but may also be dangerous. Every immigration case is like your DNA. It is unique. Every case has its own story and factual circumstances. Hence, a case may be similar to your case on its face, but not necessarily so. Be wary of people, even if they are your family and friends, who are prone to generalize. They may mean well. Ultimately, it is your donkey on the line, not theirs. Kaya po, mag-ingat po tayo sa sabi-sabi. Kumonsulta po tayo sa tamang profesional. Naalala niyo po yung kwento ni Colonel Patrick Schreiber. Kapag may sakit po kayo, pumupunta po kayo sa doktor. Kapag meron po kayong hindi maintindihang bagay, lalong-lalo na kung tungkol po ito sa batas, kumonsulta po kayo sa isang matinong abogado. Ha? Tulad po ng sinasabi ko tuwing magtatapos ang palatuntunang ito, magbasa po tayong lahat ng tama upang tayo matuto.
Panyero, maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang hapon sa iyo.